Huli ang isang rider na nakablot ng mamahaling cellphone sa isang estudyante sa Maynila. Ang suspect, nagpakilalang rider ng TNVS. Darito report ni Jonathan Andal. Naghahanap ng boarding house sa Sampaloc, Maynila ang dalawang babaeng estudyanteng ito pasado alauna ng hapon kahapon. Maya-maya, isang lalaking nakamotorsiklo ang napadaan. Nang makalagpas ang rider, bigla itong bumalik, lumapit sa pwesto ng mga babae at nanghablot na ng cellphone. Agad siyang hinabol ng mga biktima. Pagliko ng suspect sa Espanya, siyempong nagkapula ang traffic light at maraming nagkatigil na sasakyan. Inabutan ng mga biktima ang suspect. Hinarang ito ng isa pang nakamotorsiklo. Hindi kita sa CCTV pero pag-atras ng suspect, isang vendor naman ng tubig ang humarang sa kanya. Na-corner na siya. Nabawi ng mga biktima ang cellphone na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Dito sa area ko, prone talaga ng snatching dahil university built kasi ito. Daanan ng mga taga-UST, APU, kasi malalapit lahat ng school dito. Nakakulong ngayon sa Sampaloc Police Station ang suspect na si Fernando Rosario Jr., nagpakilalang biker ng isang TNVS. Kinuha rin ng otoridad ang ginamit niyang motorsiklo. Aminado naman ang suspect sa krimen. Tagal mo na ba itong ginagawa? Hindi po, kanina lang po. Bakit mo naisip ang gawin kanina? Hindi ko rin po alam, sir. Bakit pumasok sa isip ko yung ganun? Sabi ng pulisya, isa pang biktima ng snatching ang dumulog sa kanilang istasyon kagabi at positibong kinilala si Rosario na nanghablot din ng kanyang cellphone. Humingi po ako nakapatawan sa kanila. Sa abala na ginawa ko sa kanila, perwisyo. Nagsisisi po talaga ako dahil sa ngayong gabi po, wala po yung mga anak ko sa tabi ko. Yung mga kababayan natin sa kalsada, iwasan natin mag-display ng mga mahalagang gamit natin. Ang vendor naman na tumulong sa pag-aresto sa suspect, binigyan ng 1,000 pabuya ng barangay. Jonathan Andala, GMA News.